Rena po, marami pong kwento tungkol dyan. Subalit maraming Ay, ako naging fan talaga ako ni Ma'am Elizabeth Oropesa. Nakikinig na ako sa kanya ngayon. Alam nyo, ang opinion ko doesn't matter siguro. Kikwento lang ako. Kasi naman, hindi man ako clairvoyant. Wala siguro akong ganung galing. But ako kasi personally, I believe sa mga bagay na mga hindi natin nakikita. And it's not about religion. Meron lang talaga mga ganun. But my religion is, I believe in Jesus. That's it, no? I believe in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. I am a born Catholic, pero Katolikong bukas siguro yung tawag sa akin. Anyway, marami kasi akong pinagdaanan nito na meron akong utol na nagdaan siya masalimuot dahil nakasakit siya ng mga hindi natin nakikita. At at the same time, natipuhan din siya ng mga maligno, nagkagusto sa kanya, no? And whether you believe it or not, ako, I did certain rituals for him, mag-alay at manghingi ng tawad, at yun sa nagkagusto sa kanya, yun, nag-seek na ako ng help ng isang mahusay na manggagamot sana. Pero kagaya na laging sinasabi ni Ma'am Elizabeth Oropesa, ang mga ibang bagay-bagay na hindi natin nakikita ay meron din, parang tao rin, may mabuti, may masama. Ganon din naman yung mga manggagamot at may galing, may mabuti, may masama. May scammer, may hindi. Merong sasamantalahin niya naman na naniniwala ka sa kanya at tumatama yung mga sinasabi niya sa iyo, peperahan ka naman. Merong hindi rin na may mera pero hingi naman ang hingi ng pamasahe at GCash at na kung ano-ano pa. Diba? May mga ganon eh. Tao lang din sila eh. So, they also need money siguro. And we have to understand that. Pero ako kasi sa manggagamot, personally, ang pinaniniwalaan ko manggagamot, yung hindi nanghihingi. Yung kung ano lang ang ibigay mo, kung wala kang ibigay, basta gift niya yun, tumulong siya, that's it. Doon ako naniniwala na parang vocation ba. Anyway, when it comes to Serena naman, meron din ako mga bankero na nakakwentuhan dati. Taga rito kasi kami sa Zambales. Meron ako mga nakakwentuhan dating bankero na nakakita na ng Serena. At merong isang bankerong nakakita ng Serena na ang description nila ay parang humanoid. Nakakatakot daw. Daw ha? Ayun lang sa kanila. Humanoid siya na mukhang isda na tao talaga. Hindi siya parang Little Mermaid na attractive or what. At ang isa sa kanila na parang may close, talagang tunay na may close encounter sa kanya is hindi na nagsasalita ngayon. I think nag-ano siya, parang a vow of silence or whatsoever. So marami akong pinagagawang kung ano-ano. Parang trip-trip ko lang ng mga content sa YouTube, etc. Comedy usually or whatever. Pero in reality, I do believe these things. And whether we believe it or not, hindi na siguro dapat pagtalunan pa yung religion, tama si Ma'am Elizabeth, o kung ano pa man. Wala tayong dapat pagtalunan. If you believe, we respect whatever your basis may be, we respect that. Kung hindi ka naniniwala, it's okay. Paniniwala mo yan. But the bottom line is, we have to respect everything around us. Kasi kahit na hindi mo pinaniniwala ang may mga sirena or ibang mga nilalang sa dagat, and even kung Bible ang pagbabasihan mo, we are the caretakers of this world. We are the caretakers of the animals. So kunwari, hindi ka naniniwala sa sirena or sa anumang may kapangyarihan doon o may galing doon, ba't hindi mo respetuhin yung mga isda? Ba't hindi mo respetuhin yung dagat? Kasi kinukuha na natin yan ng pagkain. Ba't hindi mo siya respetuhin? Para bagang pag nagmaneho ka na sa sakyan, di ba, hindi mo nirespeto yung kakayanan ng makina, binarurot mo, hindi mo naman pala kayang kontrolin, di madisgrasya ka. Ganun din ang nangyayari sa nature. Kung ano-anong ginagawa nating mga tao, hindi natin siya nirespeto, binabalikan niya tayo sa pamamagitan ng kung ano-ano pa mga sakuna na hindi naman natin dapat natin mararanasan kung hindi natin kinalbo yung bundok, hindi tayo nag
release ng radioactive materials sa dagat, whatsoever. So the bottom line is, igalang natin lahat, meron mang doong elemento, wala. Ang mga puno, kunwari, bahay yan ng mga hayop. Hindi ka man naniniwala sa duwende, hindi ka man naniniwala sa ibang mga elemento at engkanto, nire-respeto mo dapat yan dahil may buhay yan. Yan ay nilikha ng Diyos. May nakatirang mga hayop dyan, for sure. And it provides you shelter, it provides you shade, it provides you oxygen. Kaya ako bilib na bilib ako dun sa nakasira man sila ng puno for construction or whatsoever, tapos papalitan nila ng marami or ililipat nila. O yung mga technological advancement nila, ginagamit nila to preserve nature rather than to destroy. Doon ako believe na believe. And ako, I think, because mapunta naman ako ng konti sa politika, pero not to be political. Because BBM is, yung administration niya is aware of climate change and gusto niyang tulungan ng sektor ng agrikultura at ang ating kalikasan. E, tulungan din natin sa pamamagitan ng pagtatanim, pagpe-preserve, pagpo-protect. And may mga inevitable na kailangan mong putulin na puno because of construction or something, you replace it. You replace it, or kahit man lang sana nagputol ka ng ipil-ipil, magtanim ka ng 10 santan. Kahit sa paso man lang. Yung mga ganon, in your own little way, you be conscious. Ako, I believe in pagtatabi-tabi po. Whether or not may duwende, elemento, anumang may alien o anumang nando doon, nagtatabi-tabi po ka kasi ayaw mong makasakit. Wala namang mawawala kasi sa'yo. Whether you believe in them na mayroong ganon o wala. Diba? Yung pagtatabi-tabi ay makakatulong na makita nila na yung intention, maramdaman ka nila na nire-respeto kami. Yun nga lang, I'm sorry, siguro may mga mahihirapan talaga mag-ganon kundi nga sila naniniwala. Kaya lang mahirap kasing kalabitin. And ako na-experience ko na particularly ng mga malalapit sa akin na mga kalabit na nakasakit tayo. Punta ka sa doktor, hindi maipaliwanag yung karamdaman mo. Second opinion, third opinion ka, naubos na yung pera mo kung anong ginawa sa yung test, di pa rin alam yung sakit mo. Yun pala, nakasagi ka na, nakasakit ka na, o di naman kaya kinukulam ka. So, napakaraming hindi maipaliwanag dito. And, kung ikaw naman ay believer, katulad ko ni Jesus, kung lang, ha? Respect dun sa hindi. Pero kung katulad kita, talagang prayer is the best. Prayer sa Panginoon Jesucristo, na may kaakibat pa rin for me na respeto sa iba. Hindi mo, may mga bagay na hindi ka maintindihan eh. So you just have your faith sa Panginoon and you respect whatever it is that is around you. And ako, sa tingin ko, if you respect nature, if you respect the environment, malamang you will respect yung kapwa mo tao. Eh ako nga, may mga pagkakamali din ako eh. Ako, may mali ako doon sa parking ko kanina. May kwento ko lang, may singit ko, layo na yun, no? Parking ako. Kasi dumating yung nanay ko sa 2 kotse, pinilit kong hindi makasagabal, pero nasisikipan pa rin sila. Pero makakadaan naman yung sasakyan. Pero ako, I try na makadaan, na hindi ko ma-impede o mapigilan yung flow ng traffic na daraan doon. Pero somehow, pag nakasikip ka, masama ka pa rin. May pagkukulang ako doon. May mga pagkukulang akong sa ganun pa rin na respect no matter how hard I try. Kasi may binili sila mama, tapos napilay si mama, tapos hindi siya basta makaalis agad. So, may mga ganun. Pero ang ibig sabihin, lahat tayo nagkakamali pa rin, nagkukulang sa pagbibigay ng respect. Pero as long as we try hard na hindi tayo makaperwisyo sa kapwa natin, we try hard na hindi tayo makaperwisyo sa nature, I think it will also follow that we, na yung mga hindi natin nakikita, whether we believe na merong ganun o hindi, we'll also feel na yung respeto natin sa kanila because we respect yung tirahan nila. Natirahan din naman natin.
Anyway, God bless you.